Hello guys, gabi na at anong oras na ba ngayon? Tingnan natin dito sa pang-load kong cellphone. Ayan, anong oras na? 7:01 PM, ang labo. 7:01 PM, August 6. Ayun, kita nyo, August 6. At ano itong nasa lamesa natin? Sa gabi ay kape at tinapay. Ganun ka rin ba? Walang pinipiling oras ng pagkakape at tinapay. Hello mga kaibigan, kumusta? Ito po si RB Garcia at welcome po sa aking YouTube channel. Bago nga po tayo magpatuloy sa aking topic for today na makikita nyo po sa channel ng aking vlog na may nasilip tayong opportunity na karagdagang pagkakakitaan ng isang may tindahan, ay gusto ko po muna kayong bigyan ng kaunting background kung bakit ko ito ngayon ginagawa. So yun nga, ito muna ang inside story tungkol dyan. Last month kasi guys, dito sa aming purok, medyo ito kasing kinalalagyan ng aming tindahan ay looban. Bibihira talaga ang merong internet connection dahil kami mismo ay wala noon. Simula't simula, wala kami noon. Pero yun nga, last month ng July, napansin ko na halos lahat ng nandito sa aming kalapit na bahay ay nagpakabit na ng mga internet. So siguro ng mga nasa 10 bahayan yun sa tuos ko, pero parang araw-araw merong nagdaragdag na nagpapakabit. So isa na rin kami doon sa nagpakabit ng internet. Bakit nga kasi kami nakapagpakabit? Yun dahil alam nyo na malapit na naman ang pasukan, ayaw naming maranasan yung naranasan namin nung nakaraang school year na kada na lang may paggagawa ang school, kailangang mag-reload tayo sa ating cellphone ng ganitong load na kung tutuutin ay napakalaking halaga na ng nagagamit. So yun nga, napag-decide na namin na magpakabit na rin ng internet. So yun nga, na halos lahat na nga dito ng aming kapitbahay nagpakabit na rin. So naisip ko, maganda ng opportunity yun para sa karagdagan at ekstra kita ng tindahan. So yun nga, talaga namang isa sa mga gusto ko talagang madagdag dito sa amin ay yung bills payment talaga. Nahanap lang talaga kami ng tamang tiyempo. At yun na nga, ibinigay na nga ni God yung time, right time, para kung kailan talaga namin siya sisimulan. At yun nga, dahil nakikita ko nga na medyo marami na sila dito, kami dito ay agad-agad nga ay nagpagawa na ako ng tarp para sa bills payment. Eto yun guys, oh. Yun, eto na nga yun guys, yung pinagawa kong tarpaulin sa bayan, sa Tanawan. So eto ang sukat nito ay 2 feet by 3 feet. Ang halaga nito ay 300 pesos. Bali siya ay kasama na yung layout. Sila na yung nag-layout. Tapos yun nga, ang nakalagay dito ay bills payment available here at yung logo ng aming kuryente, yung Batilic 2, yung Converge, Signal, Home Credit, PLDT. So isinama ko na rin itong sa e-loading namin, yung sa Globe, TM, Signal, Smart Token Text at dito. At yun nga, sa pinakababa nito yung GCash na cash in and cash out. Bale, talagang wala pa naman ako nito. Just in case lang, malay natin sooner or later magkameron ako niyan. Kaya isinama ko na rin for the meantime. So yun nga yung tarp na napagawa ko. At maganda naman yung nakita kong response sa mga nakakita ng tarp na yon, sa mga pumupunta dito sa tindahan. Sabi nila ay, aba, meron ka na pala niyan, mabuti daw at nilalapit ng kalang bayaran, hindi na daw sila pupunta sa kabilang kanto. Kasi talaga guys, dito ang bills payment ay nasa kabilang kanto pa. Doon, kahit kami ay doon pa pumupunta
para magbayad. At kung minsan nga, dinadala pa naman talaga namin sa mismong bayan para doon talaga magbayad pag na-overdue. So, yun nga, sabi nila, buti daw at meron na dito. At ngayon, nag-i-inquire-inquire na sila kung paano, kung kailan daw magbayad. Yun, at yun nga, isa sa tinatanong nila ay kung bakit nga daw wala pang smart padala. Yun, isa yon sa next kung gustong magka-meron, yung smart padala. Pero yun nga, parang nagdadalawang isip kasi ako. Parang ang dami kasing requirement pag magkakaroon ka ng smart padala. Hindi ko pa talaga nakiklear, pero parang ang napapanood ko, kailangan may, ano ba yun, mayor's permit ba yon, yung barangay permit, at yun nga, ayaw ko. Basta i-check ko pa rin siya kung kakayanin ng budget natin na magkaroon ng smart padala. Since ang dami talaga nagtatanong na sana nga daw ay meron na noon. Yun, alam nyo guys, talagang dito sa tindahan namin ay marami ako naiisip na idagdag bilang ekstrang pagkakakitaan. May list nga ako niyang ginawa kung ano pa yung gusto kong gawin dito sa tindahan. At ang next nga doon sa bills payment, ang gusto ko sana ay magkameron ako ng 3-in-1 printer, yung may scan, printing at saka photocopying na printer. Kasi guys, alam nyo, malapit na ulit ang pasukan at na sigurado ako isa siya sa magiging in-demand dito sa aming puok. Kasi nga, marami din ditong estudyante na nag-online class. At syempre, mga ganyan, hindi maiwasan yung Xerox, print, yan. Sigurado ako, maraming maghahanap yan. So, iyan ang isa sa tinatarget ko ngayon. Pero hindi ko nga siya maisabay-sabay ng lahatan. Kasi nga, ang kinakapapa natin ngayon ay yung ating puhunan na gagamitin. Kasi dito talaga sa amin, ang store namin talagang maliit lang. At ang mga bahay dito sa looban namin ay kukunti lang. Kaya kailangan talaga pag-isipan muna ang lahat ng bagay bago isagawa. Yun nga guys, kailangan kasi sa isang sa tulad kong merong tindahan ay hindi tayo tumigil sa hindi dapat tayo makontento kung ano lang ang meron sa atin. Kasi dapat iniisip din natin kung paano natin ito mapapalago at mapapaunlad. At syempre, sa hirap na rin ng panahon ngayon, lumalaki ang ating mga gastusin. Baka hindi na rin kayanin ng aming tindahan ang pangangailangan ng lahat sa loob ng isang buwan. So, gasino na lang naman kasi ang kita namin sa tindahan, maliit lang talaga. So, guys, kung titingnan mo nga sa labas, hindi mo siya iisiping tindahan kasi sobrang liit. So, dito na lang tayo nagpapaganda sa loob. Pinagaganda na lang natin, pinagmumukha natin maluwang, maaliwalas. Para yun na lang ang ipang-akit natin sa ating tumer. Pero talagang isa lang to sa maliit na tindahan dito sa amin. So, positive naman din ako na magiging okay to. At magpursige lang at maging positive lang na lahat ng ating isipin ay kaya nating gawin. Walang imposible guys. So, yun lang. Yun lang guys for today ang aking video para yung pag-share ko ng aking nasilip na karagdagang extra kita para sa tindahan. At maraming salamat sa lahat ng nanood, at sana kung nagustuhan mo tong video na to, pakiclick naman ang like at pasubscribe na rin sa aking YouTube channel. Hanapin lang si RB Garcia TV at makikita nyo ako doon. So, yun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye!